Okay mga idol, nandito na naman tayo para sa isa na namang card trick. Tawag dito, Mario Tilt. Actually, ano siya eh, kumbaga, tutorial siya sa Mario Tilt. Pero, perform ko siya para lang malaman niyo kung ano siya. So, ganito lang yun. Okay, gusto ko pumili kayo ng card, kahit anong card. Sabihin natin, ito yung napili niyo. Okay. Yung gusto ko, tandaan siya. Ngayon, pwede yung sulatan, pirmahan nyo. Okay. Ngayon, pagtapos na kayo, kunin ko. Gagawin ko, lalagay ko sa gitna. Okay. Yan. Ngayon, pagka kinuto ko siya, yung barahan nyo, mapupunta sa taas. Okay. Ngayon, pwede natin ulit gawin. Lagay natin siya ulit sa gitna. And pag kinuto ko siya ulit, imbarahan yung pupunta ulit sa taas. Okay, simple-simple lang, pero napaka-powerful niya sa mga beginner. Pwedeng-pwedeng gawin to. Okay din siya. Okay din yung trick na to. So, ilang mga idol. Okay mga idol, ito rin yung tutorial para sa Mario Tilt. Yung ginawa kanina, madali lang yun. Mali, kailangan nyo lang ng cards. Wala setup. Kumbaga, sabihin nyo na sa spectator nyo o yung gagawin nyo ng trick na pumili siya ng card, kahit anong card. Sabihin natin, ito yung napili niya. Okay. Ngayon, abot nyo sa kanya to para ma-inspect niya. Okay, mas maganda, pirmahan niya yung card para ano, para mas ma-effective yung effect. And habang ginagawa niya yun, habang in-inspect niya, kaya pinipirma niya yung card. Okay, ang gagawin niyo din sa deck, medyo i-slide niyo lang yung top card ito. Tapos ibalik niyo ganun para magkaroon kayo ng break, pinky break. Okay. Tapos ngayon, habang in-inspect niya, pinipirma niya, medyo angat niya ng konti yung card sa bar, ng konti yung top card para magkaroon ng gap. Hindi naman ganun kalataas na gap, kumbaga parang konti lang. Ayan. Okay. Tapos kailangan naka-angle kayo ng ganyan. Ganyan. Kasi para pag may spectator kayo dyan sa karito, hindi siya mahalata na nakaangat yung likuran niya ng ganyan. Parang hindi na rin makita yung break. Okay. Ngayon pagka flawless nyo na itong ginagawa, kahit may spectator kayo dito, okay to, hindi siya mahalata. Basta practice lang talaga. Ngayon pagtaas nilang checkin yung bara, okay na pirma niya, kunin nyo. Tapos medyo i-angle nyo ganyan yung card. Tapos sabihin nyo na sa kanila na, okay, ilalagay natin yung card sa gitna. Medyo push nyo lang siya dito para mag-create siya ng illusion na yung baraha ay napupunta sa gitna. Tapos habang ginagaling nyo siya, ibabalik nyo, tapos ililipat nyo lang siya sa pinakapangalawang card. Tapos medyo ibibend nyo siyang ganun. Tapos i-slide nyo lang siya. Ayan, magkakaroon siyang illusion na yung card ay napupunta sa gitna. Pero ang totoo, nasa pangalawa lang siya. Nasa pangalawa. Nasa ilalim ng brick. Doon lang siya mapupunta. Okay. Pagka push nyo na ganun, huwag nyo muna tatanggalin yung brake kasi magda-double leap tayo. Sa double leap, may tutorial ako dun. Pagka nalagay ko nyo yung link, check nyo na lang. Okay, break tayo. Pagkatapos nyo ma-insert yung card nila, magda-double leap kayo. Okay, sabihin nyo lang na, okay, eto ba yung card mo? So, pag sinabi nyo lang, okay, siyempre, isipin na nasa gitna yung biglang mapupunta sa taas. Tapos sabihin nyo lang, okay, pwede natin siyang ulitin ulit. Lagyan natin ulit yung card nyo sa gitna. Tapos pag tinapit nyo ganyan, o kaya in-snap nyo yung finger nyo, yung ulit mapupunta sa gitna. Kumbaga simple-simple yung trick. Kumbaga para sa mga beginner, pwede nyo gawin. Napakadali lang. Practice lang talaga. Tapos sa Mario Tilt, ginawa ko to kasi para sa mga susunod kong upload o kaya sa mga beginner dyan, magagamit yung effect na yun.
Kasi una-una nakaka-create siya ng illusion na kala mo sa gitna mo ilalagay yung deck, pero ang totoo sa pangalawang top card lang. So ito ang tinatabi ng Maritude yung ginawa kanina. So ganyan na siya, idol. Kung titignan niya, parang sa gitna ko siya nilalagay, pero ang totoo niyan nasa pangalawang card lang siya. So bilang kung may natutunan kayo, share nyo na lang. Tapos susunod na mga upload ko, abangan nyo na lang. Okay.